Hi guys! Welcome back to my channel. Sa video na to, sisimulan natin ang discussion ng pangatlong conic section, which is ellipse. Without further ado, let's get this lesson started. Recall natin previously yung definition ng ellipse. Nagkakaroon ng ellipse as conic section kung yung cone ay diagonally yung pagkaka-intersect ng plane sa kanya. At the same time, kung diagonal yung intersection nila, closed curve or bounded curve yung nagawa. So, ang tawag dun sa bounded curve na yun, dito sa dilaw na ito, ay ellipse. At the same time, nade-define din ang ellipse as a set of points whose sum of the distances from two fixed points is constant. So, dito, kung matatandaan natin sa parabola, constant yung sum ng isang point sa fixed line at sa fixed point. Dito, dalawa ang fixed point na ang tawag sa kanila ay foci. So, para mas makita kung ano ba ang itsura nitong ellipse na to, paano yan nakadrawing sa Cartesian plane, at saka nasan yung foci, tingnan natin yung kanyang properties. So, ang una nating property ay center. Ang center, kung mapapansin nyo dito sa drawing sa kanan, ang center ay yung midpoint or yung intersection ng dalawang axis ng ellipse. So, meron tayong tinatawag na dalawang axis sa ellipse. Ito yon, tsaka ito. Kung saan sila nagtama, yan ang tinatawag natin na center. Collinear din siya sa foci and vertices. So, ang vertex ay ito at ito. Mapapansin nyo, dalawa ang vertex. At dalawa din yung focus. Pero dahil nga dalawa na, it is called foci. Collinear sila, lagi silang magkakahanay. Ang coordinates ng center ay HK, tulad pa rin ng dati. Pero syempre, kung nasa origin, it will be 0, 0. Next natin ay major axis. Pag sinabi nating major axis, it is the longer axis that passes through the center. Ibig sabihin, kung makikita natin dito sa ellipse, dalawa yung axis na makikita. Pero kung ano daw yung mas mahaba, yun daw yung major axis. Sa case nito, ito yung major axis, yung naka-horizontal. Tapos, ang endpoints niya daw ay tinatawag na vertices. Ang variable na associated sa major axis ay letter A. Tandaan, dahil dito sa ellipse, medyo marami na tayong variable na involved. Basta A ang ating pinag-uusapan, it refers to the major axis, yung mas mahabang axis. Itong major axis din yung nagde-determine kung ano yung orientation ng ellipse. Kung ang major axis ay naka-horizontal, ibig sabihin, yung ellipse ay horizontal ang pagkakadrawing. Kung naman ang major axis ay vertical, ibig sabihin, vertical yung orientation ng ellipse. Next natin ay minor axis. Ito naman yung shorter axis na kung mapapansin natin dito sa drawing ay itong axis na to. Lagi rin siyang perpendicular sa major axis. So, laging may 90 degree sa pagitan ng minor axis at ng major axis. Sa dulo ng minor axis, may tinatawag tayong covertices or CV. Ito yung nasa taas at nasa baba. Kung kanina sa major axis, ang involved na variable ay A, dito naman sa minor axis, ang involved na variable ay B. Next natin na property ay foci. Ang foci ay plural lang ng salitang focus. So dahil dalawa ang focus dito, we will call them as foci. These are the two fixed points on the ellipse. And it is always inside the ellipse. It is collinear with the vertices in the center. Kung mapapansin nyo sa drawing, yung vertex, yung center, tsaka yung focus or foci, lahat sila ay nakalinya sa isang line which is dun nga sa major axis. At kung foci ang pinag-uusapan natin, ang involved dito ay variable C. Later, kapag sinulat na natin yung equation ng ellipse, makikita nyo doon na hindi kita or hindi pansin ang C. Dahil ang C, kinocompute pa siya based sa value ng A at sa value ng B. Yung kasing A at B, automatic natin makukuha yun sa equation. Itong C, iko-compute pa. At para makompute ang C, we will use this
C is equal to the square root of A squared minus B squared. Tandaan itong formulang ito. Latera recta, this is the plural form for latus rectum. Ito yung dalawang segments na perpendicular sa major axis at passes through the foci. So parang pareho lang siya ng latus rectum sa parabola, pero dito nga lang dalawa. Mula sa focus, magdodrawing ka ng isang line na perpendicular sa major axis. So dahil dalawa yung foci, dalawa din ang ating magiging latera recta. Para makuha yung length ng bawat isa, we will use 2b squared over a. Ibig sabihin, mula sa foci na ito, hanggang dito sa taas, that is b squared over a, tapos dito rin, b squared over a. Kaya naman, yung kabuuan nito, mula dito sa isang point dito sa ellipse, hanggang dito sa baba, that is 2b squared over a. Unlike sa parabola, ang sa ellipse, ang gagawin natin, lagi nating kukuhanin yung endpoints ng latera recta. Kasi ito yung magde-determine kung gaano yung pagkakabilog ng ellipse. Kung paano natin ido-drawing ng tama yung ellipse. And finally, we still have the directrix. Dahil nga dalawa ang foci, expect na natin na dalawa din ang directrix. Ang directrix, same pa din yung definition niya. Two fixed line na nasa labas ng ellipse. So, nandito, ito yon yung violet na line. Yan. Tapos, ito din. It's always 2a minus c units away from the center of the ellipse. So, mula dito sa center hanggang dito sa directrix, that is 2a minus c. Mula dito sa center hanggang sa directrix, again, that is 2a minus c. Yun ang layo nila. Ito yung gagamitin natin na formula para malaman natin kung saan ba ilalagay ang directrix. So that's it for our discussion about the properties and definition of ellipse. Sa next video, pag-aaralan naman natin kung paano magsulat ng general form at ng standard form ng isang equation ng ellipse. Thank you for watching and see you on the next video.